Of course, start your week right. Bagong tasa tayo ngayon. This is Adish, I mean Lex, and welcome to Tech Talk PH. Back again for another video. Of course, ang itatakal naman natin dito is yung gaming performance ng Huawei Y6P. Kaya niya kayang i-handle yung mga highly demanding games? Titignan natin yan mamaya. Pero sa ngayon, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers natin at sa mga bagong nakuto natin. Thank you so much for subscribing and for believing in me. And of course, alam nyo na, onting push na lang guys. Papunta na tayo dun sa 100. Onti na lang. And bibigyan kayo ng hint. Apat na tao ang mananalo or ang mabubunot sa unang raffle draw. Sa ika-100 na subscribers natin yan ha. Apat ang mabubunot. So alam nyo na. And after ng video na to, yung susunod na upload ko, papamagatan nating getting to know Mr. Tech Talk PH. Of course, gusto ko rin na makilala ninyo ako kasi hindi naman lahat ng tao dito sa YouTube kilala na ako or talagang napanood na ako before. Kumuha ako or nangalap ako ng mga ilang katanungan from my friends on Facebook, on Instagram, at sasagutin natin yun sa susunod na video. And sana supportahan nyo yun kasi gusto ko lang magkaroon ng onting break before tayo mag-move on sa mga ibang smartphones pa na i-review natin. Marami pa tayo nakapila. So ano pa bang iniintay natin? Tara na! Maglaro na tayo! Siyempre, as promised, lagi nating lalaruin sa ML pag nagre-review tayo, rank mode lang, para totoong experience yung maihahatid natin sa ating mga tech talkers dyan. As you can see, wala naman talagang problema yung phone or yung pagtakbo ng graphics sa phone na to. Ang may problema, una pa lang, yung signal talaga ng globe. As you can see, pulang-pula yung ping natin. Sa mga hindi nakapanood last time, explain ko lang na yung lag is different from frame drops, no? Ang frame drop, ang nagko-cause niyan is yung phone internals, yung CPU, yung GPU, and whatsoever. And then, yung lag naman po, ang nagko-cause niyan, yung service providers natin like Globe, Smart, PLDT, Sky Cable, Converge, etc. Kitang-kita naman na talagang pwede na yung performance, no? Netong Huawei Y6P pagdating sa Mobile Legends. Kung on a budget ka at gusto mo lang maglaro ng Mobile Legends, eto na. Pupwedeng kunin mo na to. Ako na nagsasabi sa'yo, okay na okay to. Halata naman na medyo kaumpisa-umpisa pa lang ng laro, pero 14 minutes na yan. Pero yun nga lang, ang nakaka-disappoint dito, akala ko mainit lang talaga dito sa bahay, no, or sa labas, pero ang init na rin talaga ng likod ng phone na medyo nakakakaba, no. So advice ko lang dun sa mga maglalaro using Huawei Y6P, wag ninyong lalaruin na merong case, no, yung phone ninyo. Much better na bare yung phone ninyo na hindi makukulob yung heat niya. Mas magiging healthy yung battery kapag ganun kesa yung magkakaroon ng overheating issues, no? Yun lang yung maipapayo ko sa ngayon. Since nabanggit na rin natin yung frame drops, so far very minimal. I've seen one kanina nung bandang umpisa nung game na to. Meron akong nakitang isang beses lang. Pero so far, hanggang ngayon, sa mga oras ng game na to, wala pa naman. Wala pa ulit. Hindi pa siya nauulit. Pero as you can see, wala na. Sira na yung game. Dahil sa globe. Buisit. Kainis oh. Wala na. Hindi na makagalaw. Osha, lipat naman tayo, dito na tayo sa PUBG. Dito sa PUBG, medyo okay-okay din. Pwede na rin. Gaya ng lagi ko sinasabi, pwede na. Kasi, pag sinabi kong pwede na, it is playable. No?
kung makikita mo, okay siya. Kasi malalaro mo siya ng maayos. Hindi man the smoothest of the smooth, pero at least playable siya. Ayan, oh, decent mo siyang malalaro sa phone mo. O, ayun, kagaya nun, it is not a lag, no? Frame drop yon. I've seen it twice na already. Dito pa lang sa game na to. Sa PUBG. Pero then again, hindi siya ganun ka-noticeable. Unless sobrang meticuloso mo, meticulosa mo, talagang ma-ano mo, mapapansin mo siya. Pero kung hindi ka naman ganun ka-ano, ka-arte sa mga gantong frame drops na nalalaman, well, this is a good phone to play PUBG on. Pwede na siya. Lalo na kung on a budget ka. Again, pinag-uusapan natin dito yung playability ng mga games sa phones natin, no? Hindi naman natin kailangan yung sobrang mahal na phone para makapaglaro ng maayos. Ito, isa pa to. Yung nagkagulo na kaming dalawa. Meron na naman, again, meron na naman siyang frame drop. Hindi siya lag. It is a frame drop. And so, same game pa rin to. Nakuha lang natin yung itong costume na to dun sa malaking box na may red na usok. Kaya meron tayo nito. Pero same game pa rin siya as earlier. And we are down to 6 players. Magaling tong kakampi kong isa actually. Snipe lang siya ng snipe kanina pa. Oh, ayun o. And we actually won this game. At yun nga, gaya nung sa sinabi ko kanina, kung playability lang nung game yung pag-uusapan, this Huawei Y6P can pretty handle it, no? Walang ka-problema. You can definitely use this phone to play PUBG, to play ML. And of course, since napeplay mo yung PUBG dito, you can definitely play Free Fire as well here without any major problem. Salamat nga pala sa kaibigan ko na nakapansin na medyo kulang yung naging unboxing information na ibinigay ko sa inyo, no? Sorry doon, no? Pero ito yun, iahabol ko lang. Yung color ng phone na yun is emerald green. Huawei Y6P, you can use 2 nano SIMs on it and it has a dedicated micro SD card slot. So, tatlo yung slot niya doon kapag ka tinanggal mo yung SIM tray. Yung construction ng body niya, yung harap, glass yun. Hindi binigay specifically ni Huawei kung anong klaseng Corning Gorilla Glass version yun. Pero that is definitely a glass. Yung likod bukang glass pero that is plastic. Yung mismong frame ng phone, plastic din siya. Pero it looks like aluminum. And magaan yung phone. You can definitely tell that to yourself kapag ka na-try mong mahawakan yun. Ayun na. So pasensya nga pala guys kung dalawang games lang yung nalaro natin, no? Sa episode na to. Eh, wala tayong nalarong Free Fire. Kasi nung day na nagsishoot tayo, nung gaming review, ayun, nagkaroon ng server maintenance yung Free Fire. And so, wala akong magawa. And nagtagal yung server maintenance nila ng 24 hours. And kailangan ko nang i-ship out yung phone kinabukasan. So, yun, hindi natin na siya nasama. Pero, as you can see, kayang-kaya niyang i-handle yung PUBG very easily. So, most likely, kayang-kaya niya rin i-handle or kayang-kaya mo rin laruin yung Free Fire sa phone na to, which is the Huawei Y6P. Medyo okay ako dito sa MediaTek's Helio P22, no? It can definitely handle games easily, no? Even without that 90Hz screen, even without the ultra settings, it's pretty decent. Hindi mo naman kailangan yun, eh. Kung maglalaro ka lang, then go for it, diba? Kung ayaw mong laspagin yung flagship smartphone mo, kung ayaw mong gasgasan yung performance ng mamahalin mong phone, then go ahead, buy this phone. Huawei Y6P with 5,000 mAh battery. Dito ka maglaro. Laruin mo lang laruin dito yung mga games na gusto mo. Huwag lang yung puso niya. Iba pala yun, sorry. Isa sa mga onting napansin ko at onting i-share ko sa inyo is yung delays. Hindi sa Mobile Legends, ha? Sa PUBG. Merong slight delays doon na nangyayari. So, halimbawa, yung player mo, change mo yung line of sight. So, iaangat mo siya ng konti. Nabitawan mo na yung daliri mo sa screen. Umaangat pa siya ng konti pa.
Hindi ko alam if that is how it is. I find it very annoying, no? Hindi ko trip yung ganun. And na-discover ko pala na kapag yung pointer or yung target mark, eh, malapit na dun sa enemy. Nag-auto-adjust pala siya pagka pinress mo na yung fire button. Just a good information for you to know. Pero sa settings na itong games na nilalaro natin, lahat yan minamax out ko. Lahat naka-high. So hindi natin sila pinababaan for any other reason. Ina-exhaust natin yung CPU sa ginagawa natin. Don't worry, hindi naman siya makakasira ng phone kasi isang game lang naman eh, no? Nabigay ko naman na sa inyo yung suggestion. It can do pretty well. Yun nga lang, ang isa sa mga napansin ko yung battery. When you're playing yung the back of the phone, it gets pretty hot somehow. Pero hindi pa rin kasing hot ko. Joke. Oo nga pala. Ayun, pareho silang ng battery, no? Ng Realme 6i, pareho lang silang 5,000 mAh. But yung screen on time or yung hours na gamit ko yung Realme 6i lasts longer than Huawei Y6P when it comes to the battery, no? That's what I can say. Actually, wala na ako ibang masabi. I'm pretty much fine with how the gaming review have gone. So, yun nga, maliban doon, ang pangit ng signal ng Globe. And sorry kung may irita kayo, paulit-ulit kong sasabihin yan sa bawat gaming review natin kasi totoo naman, ang pangit talaga. Alam nyo, sa labas na ako naglalaro ng bahay and I can still experience dropping of connection, no? Na nakakairita talaga. Ang pinaka-kinaiinis ako pa doon kapag humihingi ako ng tulong sa kanila sa Facebook, ayan, wala silang magbigay na matinong sagot sa akin. So that should be it, guys. Thank you so much for your time and for being here today. And napansin ko nga pala, no, there are a lot of people watching my videos na hindi pa naka-subscribe. Please naman, subscribe na kayo. Sayang naman, di ba, yung ipinunta nyo dito. Isali nyo na rin ako dyan sa mga pinapanood din yung videos. As always, guys, stay safe, stay hydrated, stay clean, and stay sanitized. Thank you so much for visiting Tech Talk PH today. See you on the next one. Peace!